Hi guys, good evening. May pahabol lang akong video. I just wanna thank our Tatay Digong. Thank you po. Maraming maraming salamat po dahil narespondihan niyo kaagad ang aming PhilHealth na talagang inaatungan ng lahat. Dahil sa pagtaas ng 3%, maraming maraming salamat po. At hindi na kami magbabayad kailangan mandatory na ng mandatory, 'di ba? So, malaking halaga 'yun sa amin, lalo na yung mga hindi makakuha ng OEC, hindi nila makukuha yung OEC nila pag wala po silang PhilHealth. So, may panahon pa naman kami siguro na kumuha ng PhilHealth sa time na nasa Pilipinas na kami talaga naman magagamit namin. Pwede naman namin bayaran yun ng bigla, di ba? Para magamit namin si PhilHealth. Maraming maraming salamat, Tatay Digong. We love you always. At saka dun sa rate niya na 94%, 94.4 ba yun? 94.4 or 94.6%. Kumbaga, 9 out of 10 Filipinos love Tatay Digong. So, siya lang yata yung presidente na may pinakamataas na rating sa lahat ng naging pangulo ng bansa. So, saludo talaga kami sa iyo, Tatay. Dahil sa nakikita naman natin yung pagod ni Tatay Digong, nakikita natin yung pagod niya, yung pagpupuyat, kahit matanda na siya, di ba? Sana ma-appreciate yun ng dilawan at wala nang gawing issue. Huwag na kayong gumawa ng issue. Pwede naman magtrabaho kayo lahat-lahat eh. Pero bakit pa kaya kailangan gumawa ng issue? Ano naman yung susunod yung issue kaya nyo? Talbog si ano eh. Si PhilHealth eh. Si Lenzy Lawan. Medyo tumalbog. Diba? Hindi nga na pauwi. Kaso lang tumahimik na lang bigla. Tapos, andyan naman si PhilHealth. Hindi rin umubra. Oh, ang bilis-bilis na nawala. Ano pa kayang susunod? Ano pa kayang susunod na sasabihin nyo kay Tatay para lang bumaba? O sino ba yung mga nagpapababa dyan kay Tatay Digong? Hindi nyo ba alam ang dami sila ay de las Alas? Si ano ba to? Sino ba tong artista na to na talagang sumasaludo sa kanya? Marami pong proud kesa humuhusga kay Tatay Digong. Hindi nyo po ba alam yun? Sana ma-appreciate nyo yung ginagawa niya. At kung may katiwalian man, hindi naman sa kanya galing yun eh. Kasi marami siyang sa ibaba, sa iba, sa ibaba. So, after COVID, alam natin na maraming tao at maraming issue na lalabas after COVID. Quarantine na to. So, asahan na naman natin ang mga paninira at mga demandahang makikita natin this coming month. Diba? O this coming 16 of the month. So, yun guys, maraming maraming salamat ulit sa inyong mga panonood, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayo yung updated sa aking mga video. Kung meron po kayong suggestion kung sino yung gusto nyong next reaction natin, magbigay lang po kayo sa akin at bibigyan natin ng reaction yan. Kung anong gusto nilang reaction ng mapapanood natin at re-reactionan talaga din natin yan, no? At yun, maraming maraming salamat. May napanood pala ako last time. Yung barangay kagawad na nagsumbong sa live video. Sana makita nyo siya. Bibigyan ko siya ng kaunting pabuya. Dahil siya masyadong mabait. So, sana may makakita nito at may makakakilala sa kanyang nanonood ng aking video. Yung ano, hindi ko alam kung taga saan siya, basta nagbi-video siya na sinusumbong niya yung katiwalian ng kanyang barangay. So, bibigyan ko siya ng ayuda sa mga nakakakilala sa kanya. Comment down below lang, tapos PM niyo po ako. Basta comment down below lang. Gusto ko siyang makausap, gusto ko siyang makita. Maraming maraming salamat po guys. Sa ulit, Tatay!
Salamat po ng marami at pinagbigyan niyo po ang mga gusto ng OFW na wag magkaroon ng 3% na dagdag sa amin. Pasensya na po kayo kung ilan sa aming mga OFW ang kayo'y minumura, pinagkakaisahan o anuman. Pero maraming salamat po. At nandyan kayo para tugunan ng mabilis ang aming mga hiling. Yan lang po guys. Maraming salamat. Good night. Bye-bye.